Hello, magandang araw sa inyo. Ako po si Darius De La Cruz, may-ari and technician ng DLDC Electronic Services. Nag-video po ako kasi curious lang ako dito sa magnetron. Ito po yung magnetron ng microwave oven. So, ano kaya laman nito sa loob? Meron kaya itong mga electronics component? Pero ito pong magnetron na to, ito po yung nagpo-provide ng microwave signal para uminit sa uminit ang loob ng ating microwave, para uminit yung ating mga ulam, maluto yung mga pagkain na iluluto natin sa loob ng microwave oven. So samahan niyo po ako, buksan natin to, tingnan natin kung ano laman. So, ayos lang po muna natin to para mahawakan ko siya ng mabuti. Okay. So, ito po siya. Ito pong magnetron. Ito po yung component niya. So, meron po siya dalawang magnet sa loob. Ito po, I don't know kung heatsink lang ang purpose nito or leak. RF leak absorber. And then ito po yung input from a transformer, high voltage transformer. At ito po yung feeder. Ito po yung naglalabas ng microwave signal o radio frequency signal. So, yung video po na to ay para sa mga kapwa ko technician, lalo sa mga beginner na hindi pa nakakapagbukas nito. So, ito po yung video para at least alam natin kung ano yung nangyayari sa loob ng isang magnetron assembly. Okay. Ito po. Binuksan ko na, actually, bukas na po yan. Ang una po natin titingnan is itong top cover. Ito po, binuksan po yan. Ito lang po laman yan, ng top cover na yan. Dalawang coil galing sa high voltage transformer ng microwave. So nakapasok po dito sa, dito po nakatap yan sa dalawang terminal na to. So para siyang filament. So tingnan po natin sa loob kung ano po siya. So ito po yung feeder. May ibang term yan is feed horn. So buksan ko po. Ito po mga nararaglag na to. Ito po yung, sabi ko, hindi ko alam kung heat sink lang ba siya or nag-absorb siya ng mga leak ng radio signals. Sorry. So, buksan po natin to. Po siya. Malakas ang magnet. Ayun. So, ito po siya. Sorry. Ito pala. Yan. So, ito po yung magnet. Yung unang magnet, so may front, so may feeder side. And then, ito na po siya. Yan. Tanggalin natin. So, ito po yung pangalawang magnet. Ito naman sa likod. Wala na pong laman yan, kundi yun lang. Itong coil, tsaka yung magnet. Okay? So, ito po ngayon siya. Ito po ngayon siya yung magnetron. So, tinalihan ko lang ang goma kasi biniya ko na to eh. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung laman sa loob. Ayan. Ito pong laman yan. Ayan po. Yan, ito po ang laman ay ang laman niya po ay ayun, wala po siyang ibang laman kundi metal. So solid metal po yung laman niya. So ito po yung feeder. Yan, nakaganyan po yan. So ito po yan. Ito. So yun yan. Ito pong nasa loob na to,
Ito, nalalagyan ng heat sink. Ito po yan. Yan po siya. So, metal lang po ang laman niya. Metal, tapos itong feeder nakakabit sa dito, sa may core na to. Ito pa yan, sa core na yan. Doon po nakakabit yung feeder. And then, ito po yung terminal kanina na pinakikita ko. So, dito po yan. And po ang ayos niyan ay ito po yan. So, nakaganyan po yan dyan. Yan, nakaganyan po siya. Yun. Tapos, ito po, nasa gitna na nito yan. Ganyan. So, ganyan lang po ang ayos niya. Yan ang position niya. And then, yan, ganyan na po siya. Tapos, nakatakip tong ganyan. Yan. Yan po ang laman lang sa loob ng isang magnetron. So, pag titingnan natin, dahil puro metal, ano po yung posibleng nasisira dito? Kasi kung mapapansin nyo, laging sira ng microwave, umaandar pero hindi umiinit. Pero umaandar siya. So, kadalasan po, itong magnetron ang may problema sa kanya. So, ang nakita ko pong posible na lagi nasisira lang dito is, ito pong filament feeder na to. Kasi ito lang po yung posible talaga matatanggal sa kanya. Ito. Kasi nung binuksan ko po kanina to, ito po yung nakita kong tanggal sa kanya. So, natatanggal po yung hinang. Ako kung nakikita ba ng maayos. Kaya natin ako kaya masum ng maayos. Hindi kaya. Yan, ito po yan. Nakahinang po dyan yung isang terminal. Nakahinang dito. Nakakabit dyan yan. Tapos, syempre, hindi po yan, nasa gitna po yun. Hindi dapat sumayad kasi dalawang terminal yan. So, yun po yan. And then, yung isa naman, dito, ito po. Siya naman po yung nagpipid nung isang signal. So, yung operation niya po, inside, hindi ko pa po alam. Sige po, aralin natin. At pakita ko sa inyo sa next video. Yan, ganyan po siya. Yan lang po ang laman ng isang magnetron ng microwave oven. O, para po sa mga kapwa ko technician, lalo yung mga beginner, so, hindi nyo na po kailangan magbukas dahil ito na po ang laman ng isang magnetron device ng isang microwave o magnetron assembly ng isang microwave oven. So, ito po. Ito naman, ang laman lang nito ay ayan lang po. Galing, no? Tapos sarado lang siya. So, ibig sabihin, itong buong copper na to, yan yung nagpipid ng signal. So, titignan po natin kung paano nagtatrabaho yan. Kung ano yung kanyang internal operation sa loob ng assembly na to. Okay, mga ka-technician, para at least may idea tayo. Saka sakaling tanungin, bakit paano nasisira yan, kaya natin sagutin. Ba't nasisira? Nasisira is yung filament nito, yung dalawang terminal na to, yung filament niya po, eto. Ewan ko po kung eto yung tinatawag na cavity. So, yan po. Most likely, parang nagsusunog siguro na nga RF, ano dyan yan. Ito sa in-between na to. Ayan po. Okay, sana nakatulong sa inyo. Maraming salamat. Muli, ako po si Darius Da Cruz ng DLDC Electronic Services. Thank you very much. Bye-bye. Ingat po tayo lahat.